Marami tayong natirang egg whites dun sa ating ensaymada, guys. Kaya gagawa tayo ngayon ng lengua de gato. Gagawan din natin siya ng ibang flavor. Ito ay ang ube lengua. Ay, pero hindi lang ube ang pwede natin gawin itong flavor, guys. Marami pang iba. Napaka-konti lang ng sangkap nito at napakadali lang din niyang gawin. Kaya wag na nating patatagalin yan. Tara, umpisahan na po natin. Meron tayong 1 cup na unsalted butter dito. Ito yung brand na ginamit ko dito, guys. Pero pwede kayong gumamit ng ibang brand. Ayan. Dapat soft po yung ating butter, pero hindi po siya melted. Ibit lang natin ito sa medium speed lang na mga 2 to 3 minutes hanggang sa magiging creamy lang yung ating butter. After 3 minutes, ilagay na natin yung ating 1 cup na white sugar. Then ibit lang natin ito ulit hanggang sa mag-light and pale na yung kulay ng ating butter at saka ng sugar. Huwag din po natin kalimutan i-scrape lagi yung side ng ating mixing bowl para pati yung nasa gilid at saka ilalim ay mahalo po natin maigi. Then ayan, kapag ka nag-pale or nag-light na yung kulay ng ating mixture, ilagay na natin yung ating vanilla at isunod na rin natin yung ating egg white. Dapat din po yung ating egg white ay room temperature siya, guys. Ito ay galing ito sa fridge, then nilabas ko lang siya ng 30 minutes para bumalik siya sa room temperature. Then ayan, nilagay ko na lahat yung ating egg white. Then ibit lang natin ito, guys, hanggang sa magiging smooth na yung ating mixture. Medium speed lang din na mga 3 to 4 minutes. Then ayan, kapag ka-smooth na yung ating mixture, ilagay na natin yung ating all-purpose flour at saka yung ating salt. Ayan, isif lang natin ito or salain lang natin para maiwasan po natin yung mga lumps dito sa na masasama dito sa ating mixing bowl. Hinalo ko lang muna siya, guys, gamit ang ating spatula para hindi po magliparan yung flour dito sa ating mukha. Ayan, then bago natin siya i-mix gamit ang ating mixer. Haluin lang natin ito ulit hanggang sa wala na tayong nakikitang lumps or mga dry flour dito sa ating mixing bowl. Scrape lang natin ulit yung gilid ng ating mixing bowl. Then ayan, dapat ganito yung magiging consistency or magiging texture ng ating mixture, guys. Ayan, napaka soft and fluffy niya at napaka smooth din niya. Then ilagay lang natin ito ngayon sa piping bag. Pwede po kayong gumamit dito ng piping tip, yung bilog, pero ako dito hindi ko na siya ginamitan, ginupit ko lang yung dulo ng ating piping bag. Ayan, depende na sa inyo, guys, kung gaano kalaki yung magiging size ng inyong lengua de gato. Sa akin, okay na itong ganitong size. Ayan, ipipe lang natin ito ngayon dito sa ating baking tray. Lalagyan din natin ng baking paper yung ating tray para hindi po tayo mahirapan magtanggal ng ating lengua de gato mamaya. Pero kung wala naman kayong baking paper, pwede naman, guys, basta i-brush nyo lang ng butter or shortening yung inyong baking tray. Balihin natin ko pala yung mixture natin dito, guys, kalahating classic. Then yung kalahati naman ay nilagyan ko ng ubi flavoring para sa ubi flavor na lengua de gato. 1/2 tablespoon yung nilagay ko dito, guys. Kung gusto nyo medyo matapang yung flavor ng ube lengua nyo, pwede nyo dagdagan pa. Pero sa akin, pwede na yung 1/2 tablespoon, guys. Ayan, then i-pipe na natin ito ngayon, same dun sa ating ginawang classic kanina. Pagkatapos ito, guys, i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 15 minutes, depende po sa inyong oven, or hanggang sa makikita nyong slightly golden brown na yung gilid ng inyong lengua de gato. Ayan, pwede na yun, guys, huwag nyo na siyang i-overbake kasi masyadong titigas na yung inyong lengua de gato. Then, eto na yung ating lengua de gato, guys. Ayan, sakto lang yung pagka-bake natin sa kanya. Malalaman nyo kapag ka-underbake yung inyong lengua de gato, kapag hinatin nyo siya, guys, hindi siya crunchy or hindi siya crispy, guys. Dapat crunchy siya or malutong siya, guys, kapag hinatin nyo siya. Hindi siya yung parang makunat. Ayan, sakto lang yung pagka-bake natin. Hindi siya overbake, hindi rin po siya underbake. Ayan, dapat malutong yung pag-hati natin sa kanya. Same lang din dito sa ube lengua de gato natin, guys. Ayan, sakto lang din yung pagka-bake natin sa kanya. Ayan, malutong siya kapag hinati natin siya. Basta kapag nakikita nyong slightly brown or golden brown na yung gilid ng inyong lengua de gato, guys. Ayan, pwede na yun. Ayan, dito sa recipe na ito, guys, marami na tayong magagawang lengua de gato dito, guys. Ayan, kung ayaw nyo naman ng ube lengua, pwede yung classic lang din yung gagawin nyo.
Ayan, then meron tayo ditong packaging. Ayan, pwede natin siyang ilagay dito kapag ipang-gift natin or ipang-benta natin, guys. And maganda ito pang-benta, guys, kasi matagal siya masira. Umaabot po siya ng 7 days. Basta maganda lang yung pagkalagay natin sa kanya, guys. Dapat naka-airtight siya or naka-sealed siyang maigi. Dito ko pala siya nilagay, guys, sa itong gold na pouch na. Nabili ko lang ito sa Shopee. Ilagay ko rin yung link nito sa description box kung saan ko po siya nabili kapag gusto niyong bumili, guys. Ayan, pwede niyong puntahan yung link na yon. Maganda itong gold na ito kasi bagay na bagay siya ngayong paparating ang Christmas. Ayan, saktong-sakto ito pang regalo or pang giveaways. Hindi lang ube yung pwede niyong gawing flavor dito, guys. Kasi yung Bakersfield, marami siyang flavor. Meron siyang orange, meron siyang strawberry, merong mocha. Ayan, pwede niyo siyang gawa ng iba't ibang variation. Ayan, sana nagustuhan niyo itong recipe ngayon. I share ko sa inyo, guys. Kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.